Hello mga guys, mayroon tayong panibagong problema ngayon. Ang problema natin ay sa transmission. Pagka ito ay nakaparking at naka-neutral, at pagka ito ay tumakbo na rin ng speed natin ay 40 km per hour pataas, ay doon natin maririnig yung malakas na humming noise mga guys. Kaya yun ang tutuklasin natin, ano? Mga guys, ang transmission po natin ay CVT transmission ng Nissan Sentra. Kaya yan yung aalamin natin mga guys, kung ano ba talaga yung problema nitong sasakyan natin na ito. Kaya tuloy-tuloy lang yung ating panonood mga guys, nang sa gayon ay makita natin kung ano ba yung talagang problema. Guys, ito yung transmission na ating pagkakahuyan, na ito ay galing doon sa junk shop. Nakakita tayo doon ng total loss. Kaya ang gagawin naman natin ngayon mga guys, ay dito tayo mga ngahoy ng ating spare parts na ipapalit natin doon sa ating sasakyan. Dahil nga ang problema natin mga guys, itong transmission na ito, yung tinatawag natin na CVT. Ang totoo niyan mga guys, ang transmission na CVT ay disposable. Kaya wala tayong mabibiling mga spare parts nito sa mga dealer, o kaya sa mga auto supply ay wala tayong mabibiling mga spare parts doon. Ayan. Kaya ito yung isang pamamaraan lang natin na para masulub natin at hindi naman masayang yung ating transmission mga guys. Kaya ngayon ito babaklasin natin mga guys. Mga guys, bali itong dalawang bolt na to, ito yung huli natin matatanggalin dahil sa ito yung naka-hold doon sa ating CVT pulley. Mga guys, kaya tatanggalin natin yan, dalawang to. Tignan nyo guys, itong dalawang bolt natin na to, mayroon siyang o-ring ano, dahil nga ito yung nakasalo doon sa o humahawak doon sa ating CVT pulley kung tawagin natin mga guys. Ayan. Kaya iba yan mga guys. Hello mga guys, ito yung naging problema natin doon sa ating transmission. Itong bearing lang naman, ayan, pero ito tahimik siya, maganda. Saka ito, ayan, tahimik. Yun nga lang, kailangan natin linisan lang dahil sa medyo parang konsya marumi yung langis na parang hindi na siya nag-cans oil.
Pero okay lang yan mga guys, lilinisan natin yan. Ayan. Okay mga guys, bubunotin lang natin. Pag bunot ito mga guys, ay halos sabay. Pagkabunot ito. Ayan, bigat. Medyo may kabigatan mga guys. Ito na mga guys, inspection tayo sa mga bearing natin. Ayan, halos maayos to, wala siyang ingay. Ayan, so ang gagawin natin mga guys, siguro ito na yung buko kong isasalpak lahat, hindi na tayo magbabaklas o magpapalit kasi mukhang maayos naman to, kulang lang sa linis. Ito naman yung sira nito mga guys, bangga ito, galing sa bangga. Kaya itong balbadi nito, hindi na natin mapapakinabangan. Mga guys, ito yung dating CVT pulley natin. Ngayon, ito maayos naman to. Ang problema na natin mga guys, itong bearing. Ito. Ayan. Ang problema natin mga guys, kaya tayo magpapalit dahil sa, ayan. Kung maririnig niya ang ingay, kung talaga mararamdaman natin dito sa ating kamay na magaspang yung bearing natin, ayan o, kaya kapag nagkaroon siya ng load, ayan na, talagang malakas yung ingay niya mga guys. Kaya kailangan natin palitan yan. Ang problema natin mga guys ay wala tayong nabibiling spare parts nito sa dealer. Kahit doon sa mga tindahan ng bearing mga guys, ay sinubukan na rin naming maghanap pero wala tayong makitang pasukat nito. Kaya mapilitan tayong gumawa ng paraan. Yun nga, sa iskrapan tayo nakahanap yung mga total loss ng sasakyan. Yun ang kinuha natin, yung transmission niya, na magka-modelo, magka-muka para maayos at may salpak na rin na maayos mga guys. Kaya bubuhay na natin mga guys doon sa sasakyan natin. Ito mga guys, ready to salpak na ito dito sa ating transmission. Okay mga guys, dito natin ilalagay yung ating pinuong CVT pulley. And then ngayon, bali yan yung input and output na pulley po natin. Thank you.
Ayan na guys, naisalpak na natin. Medyo may kahirapan siyang isalpak dahil sa itong pulley na ito ng CVT natin, kailangan mo siyang bukahin. Bukahin mo dito sa labas. At ginamitan ko lang siya ng special tools natin na improvise para nabuka ko siya at naikabit tong chain natin. Dahil sa pag hindi natin binuka to, ay mahihirapan tayong isalpak dahil sa iigsi yung ating kadena dahil sa gawa nitong pulley na to, mga guys. Kaya makikita natin pagka ito'y tumakbo na kung talagang maayos yung pagkagawa natin, mga guys. Ayan mga guys, naisalpak na natin yung cover natin. Ihigpitan na lang natin yan. Tapos makikita natin yan pagka nirotis natin kung success yung ginawa natin, mga guys. Ayan mga guys, ihigpitan na natin. Ginawa natin ito, mga guys, hindi na natin binaba buong transmission, kundi inuko na lang natin kasi nandito lang naman sa bandang pulihan yung kanyang tinatawag natin na CVT pulley. Ay yung assembly niya, mga guys. Ayan mga guys, umaandan na yung makina natin. Ito na yung final. Masasabi natin na success yung ating ginawa dahil sa wala na tayo naririnig na humming noise. Kasi dati pag ganitong naka-parking na, mga guys, at naka-neutral siya, ay napakalakas ng humming noise na ating naririnig, mga guys. Eh ngayon halos normal lang naman siya. Kaya success itong ginawa natin, mga guys.